Gagawa tayo ng pandesal. So first, ito yung mga ingredients. Papakita ko lang sa inyo. Yan. 1/4 ng butter. And 2 teaspoon ng yeast. And 1/4 white sugar. 1/2 cup of milk and 2 teaspoon of vanilla and 2 cups of flour or pwede rin bread flour, pero yung ginagamit ko ngayon is bread flour. So let's start. First, let's put the butter. Tapos, milk. Tapos, sugar. Let's melt the ingredients. Next is the yeast. So, the vanilla. Vanilla and the egg. One egg. One large egg. Mix na lang. Mix. Mix natin. Mix all the ingredients. The last one to pour is the flour. Pwede kayo gumamit ng kahit anong flour. Pwede all-purpose flour. So, yung ginamit ngayon is bread flour. So, ihalo lang natin yan. Siya. Ililipat lang natin to sa ating kneading mat. So, make sure na malinis ang iyong mga kamay. So, baga ako nag-prepare ng mga ingredients, naghugas na ako ng kamay ko. So, let's get it on. Let's sprinkle a little flour. Knead. So, ini-knead nyo lang po 8 to 10 minutes. Knead. So, pag sticky pa, put another little one. Sticky pa talaga siya. Thank you.
So, ilalagay ko lang din po yung ingredients niya sa description box below. Comment na lang po kayo kung ano pa yung gusto nyong matutunan. Mabilis lang naman po. So, malapit na siya. 1 minute. So, i-ano natin ah. We window paint this team. Pwede na siya. Ito na siya. So, i-second proof lang natin. Papa. Lagyan natin ha. Hindi ka pa, hindi siya dumikit. So, i-cover na natin ito. Proof natin ng 1 to 2 hours until it will double in size. So, get put here inside the So guys, hintay na lang natin yung 2 hours or 1 and a half or until magdodouble siya ng size. So, see you later. Ito na siya. Dahil wala akong pangkat, ito na lang yung gagamitin ko. Knife. Shape it into a log. Save na natin. Wait. Prepare our tray. Lagyan natin ng parchment paper. We are fine. Ngayon, ibubuksan natin yung ating bread crumbs. Hindi natin papagulong yung magbibilog na natin. Guys, ganito lang pabilog. Ganyan lang siya. Tapos, yun, i-coat na natin ng breadcrumbs. Thank you.
Make sure na. Ididikit yung mabuti kasi mamaya pag isi-second proof na natin siya, ano, aalsa yung kanyang pinag-anuhan, nagdikitan natin. So, ipailalim lang natin yung ginawa nating ano, itong pinagdikitan natin. Para hindi siya mal, para hindi siya bumuka. Bumuka. This, kaya lang siya. Sarado niyo lang mabuti para hindi talaga siya bumuka. Yan. Maliit lang kasi guys yung tray ko eh. Kaya limited lang yung makalagay. Siguro mga 9 pieces lang. Kaya lakihan ko na lang para sakaling siguro mga 2 batches to eh. May magsipaglakihan yan sila. Tutubo yan ulit eh. Paklatin muna natin. Just like that. It's close. Make sure na nasarado yung mabuti kasi umaya pag malsa to ulit kasi second proof na natin. Bubuka kasi, may tendency siyang bubuka pag natin maklose ng maayos. So, yan. Lalakyan ko na siguro. No? Lalakyan ko na parang dalawang ano lang. Dalawang batch lang. Kasi naman, tingin na naman, hindi naman talaga totally oven talaga yung ginagamit namin. Oven toaster. Ito siya. Pinagtsagaan lang. Ito fully pag pwede nang lumabas eh. Pwede nang bumili. Ng oven. Yung totoong oven. Yun. Pwede naman guys, hindi nyo naman gawing bilog eh. Kayo kung ano gusto nyo size. Ship natin yan ng log. Pwede ko lang tatlo. Cups lang kasi itong ginawa ko eh. So, konti lang siya. Ito na yung nagawa ko. And so, second proof pa natin yan para mas malaki. Cover it again for another 30 minutes and see you later again. Ito na! Tingnan na natin ang ating pandesal. Oh, ayun. Diba, lumaki siya. So, ngayon, hit natin ang ating oven toaster. Ganyan lang kaliit eh. Yun. Heat natin ng ilagay natin sa bake
and 20 minutes and yung temperature niya is 200. Sobrang laki niya, guys. Pang merienda lang kasi, kaya yun, nilakihan ko na lang. Lalagay ko na. Nakalagay ko lang. Ayun na siya. So, hintay na lang natin yung 20 minutes. Actually, guys, ano lang siya, 18 to 15 minutes lang siya. So, tingnan natin kung hanggang ano oras siya maluluto. Update. Hi. Na siya. Hello, baby. So, ayan na siya. Malso na siya talaga. Nilagay ko lang sa grill kasi para hindi masunog yung ilalim na. Ayan, so, 10 minutes left. So, konting hintay pa lang. Guys, ayan na, luto na siya. So, kukunin na natin dito. Tada! Ayan na siya, ang finished product. Oh, may kape na. Nakahanda na yung aking kape. Tada! At yung peanut butter. Kung gusto nyo, guys, please subscribe to my channel. Kung gusto mo yan, please comment down below.